Ngayong suspendido uli ang pampublikong transportasyon sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine, balik sa paglalakad si Eric. Sa gitna ng mahinang ulan, isang oras siyang naglakad mula Fairview hanggang Commonwealth Market. Wala pa man din siyang dalang payong. Mamimili siya ng mga paninda para sa araw na ito. Dati siyang singer-waiter na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Kaya ngayon, nagtitinda siya ng balot, mani at mais. Maglalakad na lang uli siya pa uwi, bit-bit ang kilo-kilong pinamili niya. Sana ibalik yung sasakyan. Kahit yung bus na lang, kawawa naman yung maraming mahirapan. Paano na lang yung trabaho? Maglalakad ba lahat? Hindi amoy kambing na yan. Pagdating sa trabaho, pagod pa. Ang ibang stranded, pumapara ng mga private vehicles para makiusap na makisabay. Delikado, pero wala na raw silang ibang magawa. May ilan na nagmagandang loob tulad ng lalaking ito. Isinabay niya sa kotse ang ilang stranded na pasahero. Mensahe niya sa ibang motorista. Ay, dapat tumulong din. Ano po? Tumulong din, magkikisabay din sakay. Tulong din sa nahihirapan sumakay. Ivan, kumpara kaninang madaling araw, nadagdagan na yung mga naghihintay ng masasakyan dito. Nandito kami sa bahagi ng Litex, Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito yung papunta ng Quezon Memorial Circle. Halo-halo na yan, yung iba nag-aabang ng shuttle ng kumpanya. Yung iba naman talagang walang masakyan at nagbabaka sakali na may titigil dito para magbigay ng libreng sakay. Meron akong nakitang dumaan kanina na libreng sakay para sa mga frontliners mula sa DOTR. May ibang tao na nagsubok makisabay pero pag hindi frontliner, hindi talaga pinapayagan. Ivan, kumpara noong nakita natin noong mag-enhanced community quarantine noong Marso hanggang sa mga unang araw ng general community quarantine noong unang linggo ng Hunyo, parang ganun ulit yung sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue. Ganito rin kasi ganito rin kadami yung mga stranded na pasahero na nakita natin na mga manggagawang walang masakyan. Yan ang unang balita sa Quezon City. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino.